Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Today, panibagong video na naman tayo. Bago tayo magsimula sa topic natin, mag-shoutout muna tayo. Shoutout dito kay Sir Joaquin Bautista. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Sir Frederick Villar. Shoutout po sa inyo sir. Happy birthday po. Salamat po sa panonood. At dito kay Sir Eric Tuson. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat po sa panonood. Thank you mga kaibon. Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? Today, panibagong video na naman tayo. At sa video na to, magbibigay tayo ng konting kalaman at konting idea, lalong-lalo na po sa mga kaibon natin na maybe, bagamat itong tips natin ay di ganong kalalim, pero napaka-importante po nito para sa mga newbie, lalong-lalo na po sa mga bagong pasok sa larangan ng pag-iibon, dahil magkakaroon ka po ng konting kalaman at idea, dahil for today's video, pag-uusapan natin tong pabago-bago ng panahon. So ano bang mga posibleng maging sakit ng alaga natin kapag ganito ang panahon na pabago-bago? Sobrang init sa umaga, pagkakahapon sobrang lakas ng ulan. So kapag ganito ang panahon, mabilis madapuan ng sakit yung mga alaga nating ibon. So disclaimer lang mga kaibon, ang may bibigay kong tips lang dito ay base lang po ito sa ginagawa ko at sa karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Ganito kasi yung mga panahon na talagang kumbaga kinakailangan yung mga alaga natin, inire-ready din natin yung katawan. Dapat talagang maging healthy yung mga katawan ng alaga natin, dahil kapag hindi ganong healthy, mabilis madapuan ng mga sakit yung alaga natin. So lalong-lalo na po kapag ganito yung panahon na pabago-bago, mainit sa umaga, maulan sa hapon. So yan pong kadalasan nagkakaroon ng sipon yung mga alaga nating ibon. So paano ba natin mapoprotektahan yung mga alaga natin mailayo sa mga sakit? So ganito lang po ang gagawin natin mga kaibon. Kinakailangan na palagi tayong magbigay ng vitamins, palagi tayong magbigay ng gulay, kahit na 3 times a week or 4 times a week mga kaibon. At kung hindi tayo nakakapagbigay ng dalawang yan, vitamins at gulay palagi, ang magiging tips ko sa inyo dito mga kaibon, maganda na meron po tayong moringa. Yung moringa po, yung moringa powder na malunggay. So pwede kayong gumawa niyan. May mga video po sa YouTube kung paano gumawa niyan, or pwede po kayong bumili. Meron pong nabibili niyan, kagaya ng ginagamit natin na moringa, nabilin lang natin yon sa Lazada. Mura lang po mga kaibon, at marami na pong gamitan. So ganyan po ang ginagawa natin, dahil napakaraming vitamins ang nakukuha ng mga alaga nating ibon dyan sa malunggay. Kung wala po kayong powder kagaya ng moringa na yan, yung sariwa po, okay po yan. Mas maganda po yan sa mga pinapamatured, at lalong-lalo na po, mas maganda po yan sa mga breeder. Dahil maraming vitamins ang nakukuha sa malunggay ang mga alaga nating ibon, kaya mataas din ang chance ng fertility ng mga itlog nila mga kaibon. So napakaganda po niyan para sa mga alaga nating ibon. Ang ginagawa ko po niyan, halimbawa, magbibigay tayo ng patuka. Lalagyan lang natin ng konti, konting-konti lang, yung sakto lang talaga din, isi-shake natin, ibigay na natin sa mga alaga nating ibon. So ganyan palagi ang ginagawa ko, everyday po yan. Kapag nagpapakain po ako ng ibon, ganyan po ang ginagawa ko, nagbibigay po ako ng patuka na merong halong konting moringa. So far, napakaganda naman ng mga katawan ng alaga natin, at talagang napaka-healthy, masisigla palagi yung mga alaga nating ibon. So minsan nag-a-additional na lang din tayo ng mga gulay na kagaya ng repolyo, pechay, kangkong. So nag-a-additional na lang din tayo niyan mga kaibon. So yan ang pinakang tips ko para maging healthy, maiwasan natin yung sakit ng mga alaga nating ibon. So halimbawa, dahil nga sa pabago-bagong panahon, nagkaroon ng sipon yung alaga nating ibon, kasi meron tayong mga kaibon na nag-aalaga outdoor, meron naman sa loob ng bahay. So itong nag-aalaga sa outdoor, ito yung pinakang front para dyan sa mga sakit kagaya ng sipon. So importante na halimbawa, everyday ka nagbibigay ng vitamins,
everyday, araw-araw, halos binibigyan mo sila, palitan mo na ngayon dahil ganito nga ang panahon, tag-ulan, or kaya naman sobrang init sa umaga at uulan sa hapon. So ganito ang magiging tips ko dito pagdating sa ganitong senaryo. Yung everyday mo na pagbigay ng vitamins, yung Sabado at Linggo, or kaya naman gawin mong MWF, magbigay ka po ng Bitrasin. Dahil yan po ang pinakampamprotekta natin sa mga alaga natin para hindi gaanong dapuan din ng mga sakit. So kumbaga, wala pa man nangyayari pero inire-ready na natin yung mga katawan nila para hindi sila dapuan ng sakit, mga kaibon. So pwede kang magbigay niyan, MWF, or Sabado Linggo, pwede mo yung gawing alternatibo nilang vitamins, mga kaibon. Yung Bitrasin Gold, okay po yan dahil yan ang ginagamit natin para sa mga alaga din natin kapag ganito ang panahon. At mga kaibon, kapag merong sipon yung alaga nating ibon, pwedeng pwede po natin yan ipainom sa kanila. Yan po ang pinapainom natin, yung Bitrasin na yan, mga kaibon. Yung nasa picture, yan po yung Bitrasin. Ang pagtimpla niyan, kung maging orange, maging dilaw lang yung tubig, okay na po yan. So tansyahin nyo, wag naman masyadong matapang, wag naman masyadong maputi, kulay tubig pa. So kapag nagdilaw siya, okay na po yan, mga kaibon. At ang pagbigay po niyan, kada 5 oras palitan nyo po. So ako, kapag merong sipon yung alaga natin, kada 4 oras papalitan natin yan, pero Bitrasin pa rin yung ipapalit natin. Napapanis po kasi yan, baka mas lalong karoon ng problema tayo kapag naiinom palagi ng alaga nating ibon yung panis na vitamins. Ang magiging problema naman dyan, pag palaging vitamins na panis ang naiinom, doon naman mo mapapansin yung dumi niyan lagi ng basa. So doon naman magkakaroon ng sakit yung alaga natin. Yun ay mas malalang problema kapag nangyari yun. Meron ng sipon, nagtatay pa. So medyo delikado. So yan ang magiging tips ko sa inyo, mga kaibon. Halimbawa, kada Sabado at Linggo, pwede yung Bitrasin yung ipainom natin para at least ma-ready na natin yung mga katawan ng alaga nating ibon. So hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat. Sana nagkaroon tayo dito ng konting kalaman at konting idea. Dahil itong pinag-uusapan natin, napakahalaga po nito. Lalong-lalo na po sa mga newbie. Halimbawa, bagong pasok ka sa larangan ng pag-iibon. At least magkaroon ka po ng kalaman dito. At magkaroon ka rin ng idea kung ano ba ang pwedeng ipainom sa ganitong klase ng panahon na pabago-bago, mainit sa umaga, at maulan sa hapon, ano bang posible na maging sakit ng mga alaga natin. Ang kadalasan po ay itong sipon, kaya itreat natin ng maayos yung mga alaga natin, bigyan ng tamang vitamins, patuka, at tamang pag-aalaga para maiwasan natin yung pagkakaroon ng sakit ng mga alaga natin. Yun lamang, mga kaibon. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Happy birthday po sa ating lahat, mga kaibon.